Magandang gabi mga ka-TGFI, magandang hapon, magandang umaga sa lahat ng mga ka-TGFI. If nakikita niyo yung background, no, this today's FB Live is actually special. Why? It's our Halloween special tonight. Okay, so enjoy nyo yung background. Okay, and today, I'm actually very excited. By the way, I will be your host tonight. My name is Nolan Lazaro, and I'm the Chief IT Officer or IT Head ng TGFI. Okay, I'm also a former OFW. So maybe I can share you my story first. Okay, 13 years ako nag-work sa corporate world. And yung 6 years of that, I actually spent overseas. Ang first na work ko is from Saudi Arabia. So alam ko yung feeling no, na maging OFW or sabi nila before, Saudi boy. Okay, 23 years old pa lang ako that time. Nag-Saudi na ako. And then after 13 months, I returned sa Pinas. Kala ko okay na lahat. And then I worked for 3 months sa St. Luke's Medical Center sa Global City. And then after noon, ang liit ng sweldo ng isang IT. So what actually happened? After 3 months, nag-abroad ulit ako. I actually went to Singapore. Okay, Singapore, I worked there for more than 4 years. So the reason why I'm actually very excited for today's Facebook Live is because I have a soft spot. I have a soft spot with OFWs. Okay, since alam ko yung hirap, alam ko yung pain, alam ko yung hardships, okay, yung sacrifices ng OFW. Okay, so I'm sure na magiging very, let me say, may inspire kayo sa story ng guest speaker natin tonight. Okay, imagine from single mom, and then nag-work sa company, and then from domestic helper in Singapore for 3 years. She actually is right now a big time mushroom entrepreneur, okay? So actually we are right now waiting sa guest natin because I'm so sorry. Alam naman natin kung gaano ka traffic sa Pinas, okay? Laging traffic sa Pinas. So right now I guess magbabatian muna tayo, okay? So hi sa mga friends natin na Singapore, especially to Ate Che, okay? To Carla of Singapore, and to Nick Mark, to James Magsumbol, to Ellen, yan, mga friends natin yan from Singapore, okay? So, share nyo yung link right now, feel free to share, okay? Feel free to share, not only sa mga OFWs, even sa mga family members nila, why? Inspiring, okay? Marami tayong matutunan, even for me, nung nalaman ko yung story, actually, natawa ako eh. Tatawa ba ako kasi, wow, ang discarte. Super galing siya. Okay? Ayan. Hello, Kiaimi. Kalma Penuliar. Hi to Yoli Santos. Hi. You're watching from Marilao, Bulacan. Roldan Neronico. Hello. Hi. Hi din. Hi. From Riyadh. Liu Gups. From Riyadh, Saudi Arabia. Alam mo, napunta ako ng Saudi Arabia. Actually, yun nga, sa Riyadh napunta ako. From Altobar kasi actually yung work ko. Pero yung work ko doon as an IT, IT supervisor, nag-iikot ako actually ng mga iba't ibang lugar sa Saudi Arabia. Sa Riyadh, sa Dammam, of course, sa east side ng Saudi. Dammam, Altobar, napunta ako ng Jeddah, napunta ako ng Riyadh. Naikot ko yan. And I can say na, nakukompare ko kasi yung from being an OFW sa Middle East and then OFW sa Singapore, okay? Pero pareho yung OFW pero ang experience niya or very ibang-iba. Sa Saudi Arabia, grabe yan. Makita ka lang ng Pinoy, tawag natin dyan, kabayan. Uy, kabayan, musa na. Tontuwa ka na. Doon mamarandaman talaga yung hardcore na pagiging OFW sa Middle East. Kaya alam ko kung gano'ng kahirap. From Singapore, very iba yung experience. Kung sa Saudi, yung passport namin, believe me, yung passport namin, kapit ng employers eh. For na wala ko, bawal na yun eh. Pero kapit ng employers namin, yung passport namin. So,
ang mahal, plus ang mahal-mahal ng airplane tickets, super mahal. So yung mga OFWs nakaka-uwi sila mga 2 years lang, iba nga more than 5 years na hindi nakaka-uwi. Ganun kagrabe sa Middle East. Sa Singapore, ibang-iba. Copy namin ang passport namin, we can actually travel no to Pinas anytime you want to. In fact, a friend ako, parang ginagawa niya. Sa sobrang homesick niya, no? New Year, sa sobrang homesick niya. Kasi, yung umaga pa lang, ang nangyari is ka-Skype niya or ka-video call niya ang family niya. Since na-miss niya, right there and then, ano siya, nag-travel siya ng Pilipinas. Balikan, ha? Imagine, balikan. So, medyo mas free ang OFW Singapore. Compared, of course, sa Middle East. So, believe me, I know yung pain. Okay? Hi, kay Yuri Nunez. Hi, Tony! Mga friends natin, of course, yan. She's also a former OFW in Singapore. Of course, si Tony, Sandy Santos. Hi, Kent! Hi, Karen! You're right now in Dubai, Al Barsha. Prince Febby from Isabela. Kausa sa Isabela. Hook Key Ezekiel. You're also from Singapore. Kamusta? Kamusta? Oh, Yuri. You're from, you're a farmer in province of Marunduque. And a cacao planter. Wow, alam mo, very interested ako actually sa cacao. And also for me, actually gusto ko maging farmer. Gusto ko talaga actually maging farmer. So, one day, I'll buy a lot and I'll be a full-time farmer. So, aside from, since IT ko, very technical, pero actually, very interested ako sa farming. Okay? Okay. Mga ka-TJ, let's have, give me 30-second break. Mag-commercial muna tayo and I'll be back. Okay? Good evening again, mga TGFI. So, again, I'm Nolan Lazaro. I'm the Chief IT Officer of the Global Filipino Investors. By the way, right now, if you're actually wondering why wala si Floy, Floy is actually right now in Hong Kong. He actually visited our community, Filipino communities there, and doing financial talks. You know, knowing Floy, he's actually very passionate in what he do, teaching Filipinos for free. Okay, so ano yan eh, si Floyd, if actually you don't know, na-meet ko si Floyd sa Singapore pa. Sa Singapore kasi actually na-form ang TGFI. So that time, binuo ni Floyd ang TGFI is because he's very passionate in helping people, especially for OFWs. Bakit? Ang mga OFWs, ano yan eh, karamihan, okay, we're actually, the reason why we are called modern day heroes is because tayo actually ang bumubuhay not only sa mga sarili nating pamilya or sa loved ones natin, tayo rin actually ang bumubuhay sa economy ng Pilipinas. Big percentage natin ang bumubuhay sa GDP. That's why we are called the modern day heroes. Okay? So Floy wants to make sure na yung alam niya sa financial literacy i-share niya sa kapwa. Okay? Gusto niya i-share sa kapwa. Bakit? Kasi naniniwala kami na hindi ka pwedeng maging OFW habang buhay. Okay, hindi naman pwedeng mag-OFW ka, for example, ng age 21 and mag-OFW ka habang buhay hanggang doon ka na lang mamatay sa ibang bansa. Pangit pakinggan, ayun namin mangyayari sa mga kapwa-OFW. Because believe me, sa Saudi Arabia, I met a lot of OFWs na 8 years na sa Saudi nang hindi man lang nakaka-uwi ng Pinas. Imagine 8 years. If, for example, may anak ka, iniwan mo siya ng buntis pa ang asawa mo, pag uwi mo, ang tanda na hindi ka nakilala eh. So, inubuhay mo sila, pero hindi ka kilala. And iba yung hirap nun no, sa OFW. You are actually sacrificing a lot. Pero of course, if you're good, like believe ni Flo, if you're good in handling your finances, if you know investing, you really don't need to work abroad. Like for me, I'll share my story. Almost 6 years ako nag work abroad, okay? And then I attended countless, no, of seminars, read a lot of books. I'm not even a bookworm.
Pero nung sobrang potsigido ko matuto ng financial literacy, talagang bumibili ko ng mga tickets sa conferences, sa mga seminars, matuto lang ako sa stock market, matuto lang ako sa mga pooled funds, insurance, business, even mindset. Okay? And I think two weeks ago, may natutunan ako system eh. Yun yung ginawa ko sa webinar with TGFI. I'm helping people an alternative way to earn dollars working from home. Why? Ang connotation kasi is, in order for you to earn dollars, you need to work abroad. Dati, maybe. But, nung nauso actually yung internet, okay, nung nagkaroon ng internet, ano eh, that time, meron na talaga mga Pinoys, no? Or not even not Pinoys, marami ng mga tao who are actually working online and they are earning dollars. Not even dollars, ha? Huwag maging limited sa dollars. Actually, you can work or you can earn any currency that you want to. Like for example, if you have a client sa Australia, Australian dollars. If you have clients sa Middle East, so hindi yung sweldo mo. Or ikaw pwede mag-set actually kung anong currency ang gusto mong sweldohin. And ito yung naging alternative ko for me. Kaya ako muna ng Pinas because I learned the secret on how to earn dollars. Like yung course, yung webinar na yun, it's available right now in WCAG. So you can go to wcad.co or you can send a message to us and we'll send you the link. You can still watch on demand that webinar and I'm sure you will learn a lot, okay? So, Karen, yeah, Karen, Ronald, Lalusin, hi. Mike Pads, excited? Yes, I'm also very excited, of course, the topic natin right now. Ronnie Billiones is our colleague. He's actually a former OFW in South Korea. He's also actually one of the officers of South Korea. So, si Ronnie Billiones right now is actually doing a lot of talks, helping people as well. Okay? So, hi again, Yuri. We'll have another 30 seconds break and parating na po ang ating speaker. Okay? Okay, mga ka-TGFI, I actually we are receiving right now messages regarding the webinar on how to earn dollars, okay? Siguro I can, right now, I'll give you tips, okay? I'll give you tips. What's the advantages of working from home? Okay, first, of course, if you're working from home, kapit mo oras mo eh. You don't need to deal with traffic. Because nagwo-work ka lang sa bahay. Actually, pwede ka na mag-work anywhere you want to as long as there's an internet connection. Question, laging tanong sa akin, Nolan, napakabagal ng internet sa Pinas eh. Hindi ba problema yon? Well, 2 Mbps lang, you can actually work online na. Actually, ang mga clients, ginagawa niya yun, ano eh. They want you to do a speed test first. Okay, so do a speedtest.net. Go there and check your speed. Screenshot the speed. If it falls like 1.6 Mbps, your plan is 2 Mbps, pasado ka na. Me, before I used to edit a lot of videos. I used to edit podcasts. I do website. So for 2 Mbps, pasok na siya. And working from home or being a virtual professional is not just for the techie. Because I know people na former government employee, right now, nag-resign siya, and right now, virtual professional na. So, the virtual professional is not just for the techie. Okay? Pangalawang advantage, aside from traffic, you don't need to deal with traffic, you can actually wear anything you want to. You don't need to deal with office politics, okay? Yan yung pinaka, even for OFWs or even not for OFWs, everybody hates office politics, okay? And the third is, you have a lot of free time. You can take a nap anytime you want to, okay? Pwede ka matulog kahit kailan mo gusto, hindi mo siya magagawa sa work. And yung salary niya, you set your own rate, and dumating actually yung time na napapanay ko ng sweldo ko sa Singapore eh. So just working from home, okay? Because you don't need to have isa lang ang
pagkatrabahuhan mo, no? Working from home, you can actually get many clients as long as kaya mong i-handle. Okay? And in terms of, no, yan, boring naman mag-work from home, unang-una, wala kang colleagues. Well, meron kang colleagues. Okay? Meron kang colleagues. Like for me, may Skype naman eh, may Facebook naman. Kachat mo yung mga fellow virtual professionals mo. And I tell you, ang virtual professional, hindi lang to pang, kumbaga, sabi mo, parang sideline? No. In fact, mas pataas pa ang karaniwang sweldo ng virtual professional as compared sa mga nag-work sa offices. Okay? Ano ang bills mo? Internet bills. Let me say sa Metro Manila, it's only 1,300 pesos per month for 2 Mbps. Electricity, and maybe invest in your laptop. Okay? Yan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga ka-TGFI. Again, this time around, we're going to start na. My name is Nolan Lazaro. Again, I'm the Chief IT Officer of the Global Filipino Investors. I'm very excited sa TGFI live session ngayon. Aside from, this is actually the Halloween special of the Global Filipino Investors. I'm very excited because ang guest natin ngayon is, of course, former OFW, same kami. So I actually have a soft spot with OFWs kasi I know the hardships and pains of being an OFW, okay? So, the topic for tonight is actually about a domestic helper in Singapore to a full-time, actually a big-time mushroom entrepreneur. Imagine that, mga ka-TGFI. Sino ba naman ang hindi ma-inspire sa story natin tonight? Okay? So, Hi, Kayoli. Start na tayo. Hindi pa tapos. Hi, Ronald. Cecille, yes, naka-break lang kami kanina. Okay? So, hi, Kefloy. Right now, nasa Hong Kong siya. He's actually doing financial talks sa mga kababayan natin sa Hong Kong. So, our guest for tonight is actually Cecille Sarmiento. I'll give you just a brief background of Cecille later. Tatanong ko siya about her story, okay? But she's actually a single mom of three children and a factory worker, housekeeping staff in hotel, store attendant, and she worked as an office staff in Dubai for 2 years, okay? And she also worked as a domestic helper in Singapore for 3 years. Okay, so later ko siya i-expound. I'll ask Cess about it. Okay, and after na Singapore, nang umuwi siya ng Pinas, she actually decided pa to try sa Hong Kong. Pero for some reason, hindi siya natuloy. I'll let Cess ikwento siya. Okay, what you're seeing right now, ito actually yung farm. Yung farm nila ng Bottoms Up. Okay, it's located in Bulacan. Grabe sa Facebook Live, pati actually mga former office mates ko na nanonood. Hi, Mavic. Sa Singapore, and very active sila right now. So, ayan. Hi, mga TGFI. Ang dami-dami na nanonood right now. And feel free to share this link. Okay, para mapanood ng lahat. Not only to OFWs, but their families as well. Kasi, very inspirational. Matututo kayo. Hi, K-Mag. Mike Pags. Hi, Annaline. Hi, Cecille. Hi, Yoli. Okay? So, we're back, mga ka-TGFI. I have here with me Cess Sarmiento, and of course, she's the former domestic helper in Singapore, and right now, a big-time mushroom entrepreneur. Buttons up! Shinare namin yung Facebook page nila. You can like it, you can follow it, para mas ma-inspire kayo, okay? So, Cess, you're a single mom of three children. Pwede mo i-share sa akin yung first work sa Pinas as factory worker? Before, nag-work ako sa isang notebook company. I worked there for a couple of
months. Okay. And then, nung ano, nag-decide ako na mag-work abroad sa Dubai. Nag-stay ako doon for 2 years. Then, nagkaroon ng konting conflict sa family na pinitan ako umuwi para mag-look after sa mga kids ko. Eh, so, sa Dubai, magkasama kayo ni Ate Che? Bali ba yung work nature niya sa work nature ko. Pero office work. Magkalapit kayo. Same yung tirahan namin, pero yung... Same yung villa, no? Villa kasi tawag natin sa Milanese, diba? Flat kami. Flat kami. So, nag-work as factory worker, and then housekeeping staff in a hotel, store attendant, sa notebook company. And then after na nag-decide ka na mag... i-try... before kasi pag mga Pinay, diba, greener pasture, mag-OFW tayo. So, nag-work ka ng 2 years sa Dubai, but then may nangyaring family issue, and that's one of the reason why you decided na umuwi sa Pinas. Mm. Okay, ano yung mga experiences mo sa Dubai? Sa Dubai, maganda siya kasi maganda yung work nature ko doon, office work, which is receptionist kung secretary ako doon, unfortunately, hindi man halata. Tsaka, practically speaking, maganda yung sahod, syempre. Maganda rin yung mga spot doon na pwede mo pa sila na pwede mo may ano sa family mo. Alam mo, gusto kong pumunta ng Dubai eh. Maganda kasi, siya, actually. I mean, ako yung Middle East, pero Saudi, alam mo naman, Saudi. Saudi. Bawal dyan ang decor, di ba? Even port, walang port dyan. Pero sa Dubai kasi, open, ano eh, open city siya, to open eh. Siya. So, plus, maganda yung work mo sa Dubai. Some more, ang ganda ng pasweldo. Libre accommodation. I'm sure, baka libre pa pasasakyan. Ganun sa Middle East eh. Hindi, meron naman siyang allowance. Allowance? Food libre? Hindi, sarili. Okay lang. Mura lang naman kasi mura food naman mura sa Middle East eh. Yung nasa Saudi kami, yung lagi namin kinaiingitan eh. Gusto ko mag-work sa Dubai. Kasi ang Dubai is open city. Saudi is even sinihan. Wala. Napakaipit walang sinihan. Bawal lang mahaba ang buhok. Bawal mag-short. Ganyan eh. Babae, cover. At diba? Sa Dubai, mixed pa eh. Mixed pa. Meron lang area doon talagang mahigpit, na like Saudi. Pero most ng part ng UAE, medyo open na rin sila sa... Okay, na-miss ko kapsa eh. Ewan mo, may kapsa sa Dubai. Pero yan. So, okay. Bumalik ka sa Pinas after working in Dubai for 2 years. Yes. Okay. Ano nangyari? Try akong mag-business, pero hindi ako ganong sinuwerte. Then, pumasok ako sa isang hotel, sa hotel staff. Tapos, medyo hindi ko kasi masasabing kayang sumuporta ng family. Kaya nag-decide akong mag-try uli abroad. Doon nga sa Singapore. Singapore. Alam mo kasi, yung story mo maganda eh. Like, from Dubai, umuwi ka. Mm-hmm. And then, nag-try ka ng business, maraming business. Medyo. Nag-fail. Pero, ito kasi yung very, very important lesson mga TGFI, no? Like si Cez, right now, she's a big time, no? Big time master entrepreneur. Pero, that won't happen kung hindi niya tinaray yung mga business na yung mga failures niya sa business before, pag-uwi niya ng Dubai, ito actually yung naging result right now. Okay? Don't be afraid to commit mistakes. Okay? Kasi, yes. Ano yan eh? Marami ka dyan mga lessons na makukuha. And kung hindi mo itatry yan, walang mangyayari. Siguro kung hindi ka tinry mag-business before at hindi siya nag-fail, walang buttons up. Okay, hindi siya entrepreneur right now. Okay? Okay, so, after nun, nag-Singapore ka? Yes. Okay. Ano nangyayari? Ba't mo naisipan mag-Singapore? Una-una, kasi ano din yung sister ko. Tinulungan niya ako makapunta sa Singapore. Try akong mag-apply sa office work pa rin kahit nagtrabaho. Anong year to ang Cez? If I'm not mistaken, 2012. 2010 ako actually nag-Singapore. 2010, Singapore ako. So, 2012 na yun ako. So, nag-start akong 2012, September. Try akong mag-apply office. Dami ko yung na-apply ng mga office agencies. Kaso, matatapos na yung limit ko sa pag-stay. Yung 30 days na limit na sila. Wala pa rin na matawag sa akin na office. Meron man isa na agency, kaya ang laki ng hinihinging fee, na agency fee. Okay. Eh, kung kukwentahin ko yung fee na hinihingi, pwede ko nang pang-start ng business sa Pinas. Okay. Eh, sabi ko, ayoko na umuwi ng Pinas nang wala akong kahit na anong bigbit. Okay. So sabi ko, sabi ko sa sister ko, at siya pasok na lang ako ng kahit PH. Okay.
yung ano, sabi niya, sigurado ka ba? Sabi ko, oo, sigurado ako kasi kahit pa paano, kaya ko naman yung gawain bahay, okay. Yung mga typical na trabaho. Oh, very inspiring. Saka nga ako actually sa lakas ng loob mo. Kasi imagine, your work before is like reception sa hotel and office. So, I mean, natuto kang magpapumbaba just to make sure na makapag-work ka sa Singapore. Ito yung ano eh, very actually very important. Basta siguro lang, ang inisip ko na lang by that time is, so, kahit pa paano, meron pa support. Oo, kasi di ba yung first expensive mo sa Singapore para makapunta doon. Plus, of course, since you're a single mom with three children, ano eh, may dreams ka eh for your future and for them. So, yung pride or yung ego, binaba mo siya eh. Which is lalong nakakahanga yun. Okay? By the way, I'd like to say hi to Floy because, of course, hi Floy! Floy right now is actually in Hong Kong. As we all know, Floy is actually very passionate. He's right now doing talks to the Filipino community in Hong Kong. So, hi Floy! Hi! And, may nag-message na agad, Grace Kapulong. Can't wait now for my mushroom chicharon. Ayan. Okay. Hi Jeff! Hi Shane! Hi Rex! So, ayan. So, sa Singapore, 3 years, umuwi ka ba ng yung 3 years bang time span? Bali, yung first 6 months ko sa Singapore kasi, ang first kong naging amo is Indian family. Indian family? Indian family. Okay naman yung family, pero meron kasi yung kasama sa bahay na medyo hindi ko nakasundo. Okay. Kaya, nag-transfer ko. Another kasama bahay ba? Oh, bali dalawa kami yung kasama bahay. Filipina din? Indian. Indian, okay. So after 6 months na hindi komportable, paano ako nag- Ah, so yung kasambahay ka sa Singapore, yung mismong kasi malaking pamilya, malaking bahay, kinailangan nila ng dalawang kasambahay. Okay. Ako yung part ng paglilinis, siya yung pagluluto. Okay. Sa luto na ba? Indian din naman kasi. Indian din naman kasi. Kasi mahirap yung pagkain ng mga Indian. So ayun, 6 months, medyo hindi comfortable sa isa't isa. Eh, hindi naman kayang i-sacrifice ng family yung Indian na karayan nila. Ako na lang hinayaan na po, makalipat. Okay. Swerte naman, nakuha ko yung naging amo ko hanggang sa ako'y umalis ng Singapore. Sila pa rin yung amo ko. Okay. I-ask na, Australian family. Hi, Ma'am Eliza. Eliza. Eliza McLucas and Sir Peter. Ah, okay. Actually, sila ngayon nanonood. Wow, hi. Watching. Hi, magandang gabi po, dear Australians. Yeah, Australian. Thank you for watching and feel free to share this link. And me, as a former OFW, I'm actually very proud to, of course, host this FB Live for tonight. Because, of course, CES is very inspiring. Okay, not only to OFWs, but inspiring to everyone. Okay, dami-daming lesson na nagigets ko sa kanya, natututunan ko sa kanya. Okay, so sa Singapore, after 3 years, nakilang lipat ka ulit ng work? Hindi, bali, 2 families lang yung naging work, no? Yung 6 months sa Indian, then 3 years sa Australia. Wow. Family. Sila talaga yung naging amo ko na hanggang sa umalis ako sa Singapore. Wow. Hindi pa ako dapat talaga aalis kasi nirenew nga nila ako. Okay. Kaya lang, after a year nang marenew nila ako, umuwi ako noon, dapat for vacation lang ako noon. Okay. Eh, medyo binangyari din na family yung father ko na nag-pass away. Yeah, so, actually nandun ako noon. Nag-pass away yung father ko noon, so sabi ko, hindi muna ko alis. Kaya ipaalam ko sa amo ko noon, which is naitindihan naman nila, eh, okay. Eh, tinry ko po uling mag-business. Okay. Kasi siyempre, kailangan kong ng pang-suporta sa family. Sa family. Since wala na yung father ko, hindi naman kayang supportan ko anong meron kami. Kaya akong business, hindi pa rin ako nagkaroon ng luck. So, sabi ko sa ate ko, mag-try ako mag-abroad uli. Okay. Sa Hong Kong naman, sana. Okay. Meron na akong na-applyan, natawagan na rin ako ng magiging amo ko dapat. Kaya lang sabi na ate Che, huwag ka nang umalis, huwag try ka nang umaten ng seminar. Which is ito nga, pa-seminar ng BPI, Bureau of Plants and Industry, for free. Seminar ng mushroom culture and cultivation. Natinan ko siya for 4 days. Talaga inaral ko. Though marami pa akong kailangan matutunan kasi nagsisimula pa lang ako. Kahit pa paano nagkaroon ako ng idea. Okay.
So I'm actually very curious from, of course, from a corporate employee, office staff, and then to domestic helper, or kasambahay. And then, of course, you tried a lot of businesses na yun. Dami mong na-try na business eh. And again, yung failures na yun, yung something na may balik eh. Like, para siyang seed na tinanim mo, and then after mga ilang, bubunga siya. So, eto na yung product right now. And you're thinking again to go to Hong Kong to work there. Pero may usapan kayo ni Ate Che. Ni Ate Che. Pinigilan niya ako. Pinigilan ka niya. So, sabi niya is why don't you try? Oh, bakit di ko na lang sumubok na mag seminar for mushroom? Mushroom. Okay. So, maraming bang training yun? Kasi I'm actually wondering, no? Because, of course, being an entrepreneur, right now, kabisado mo na yung mga pasikot-sikot sa business ng mushroom eh. So, you can actually conduct your own training na eh. Hindi ko pa kaya. For now, since malaki yung business, maraming orders, maraming products, for now, hindi mo pa siya kaya mag-training. Pero I'm sure in the future, you will have more time to help people, no? Goal namin ng sister ko, tsaka ng isa ko pang nung kasi na nakasama rin namin dito, soon, gusto rin namin i-share yung kung ano yung matututunan namin sa mushroom cultivation. Kasi malaki, kung titingnan talaga, may potential sa mushroom cultivation. At the same time, makakatulong sa kailangan natin sa economy natin. Sa economy, dahil, plus sa kapwa, giving back to the community, sharing what you know. Kasi ganun tayo mga Pinoy eh. We, bayanihan spirit. Ano yun, di ba? We'd like to, kung ano yung na-achieve natin ang success, of course, we want to share with everyone. Like Floyd. Floyd is actually a financial literate, financial advocate. So, ano ginawa niya? He formed TGFI. It's because of he wants to share. He wants to share his knowledge to a lot of people. Ito yung reason kung bakit binuo ni Floyd TGFI. Yes, same kayo actually ng gusto. Gusto niya makatulong? Eh, since he's also a former OFW, alam niyo yung hirap. And ang easiest way na magturo is online. Online. Okay, kaya din finorm ni Floyd actually yung WeCAD. It's because to help people, to reach more people. Okay, so going back to bottoms up, I'm actually very excited, no? Right now, ang dami yung clients and ang daming orders sa inyo. And I heard actually sa taas ng demand, kailangan nyo mag-expand pa para ma-meet yung demand ng mushroom top. Tama, totoo ba yun? Medyo. Kasi ayoko namang sabihin kasi na... Ang project, ang target nyo to have is like 8,000 fruiting bags. Kasi sa ngayon, kasi ang fruiting bags namin is around 2,000 pa lang. Okay. Eh, sa dami nung naisipan namin gawa ng processed food, which is yung mga... Yung mga chichon nga, yung chips. Yun nga, very excited ako eh. Kasi yung product nyo is actually, yung product nyo is a Singapore, yung salted egg. Mushroom, chicharon, wow. And makita ko yung picture, meron pa siyang curly leaf. Mm-hmm. Yung lasa niya is authentic na Singapore. Ikaw kasi OFW kasi Singapore eh. Me, I'm a former OFW as well in Singapore. Alam natin yung taste eh. May salted egg, very common, pero hindi. Iba actually ang timpla sa Singapore. So actually, they're bringing you yung authentic taste ng salted egg ng Singapore and crispy mushroom, chicharon. Ako mismo, umorder ako actually kasi very excited ako na matikman yun. Guilt-free eh. Healthy ang chicharon. So, guilt-free. Pwede yung kumain ang kumain. Healthy siya eh. Yan. So, and I heard meron din kayong chocolate? Choco shroom. We call it choco shroom. Pero okay. Sa ngayon kasi, hindi pa kami talaga nag-distribute. We're on process pa lang ng paggawa. So, nag-accept kami ng orders, pre-order. And then, hopefully by next month, mag-start kami ng distribution. Kasi we want to make sure na pagka nag-distribute na kami, mas satisfied tayo ng tao. So you look after the quality. Yes. The quality of your product. You want to make sure na masarap, crispy, yeah, crispy yun, and of course healthy, and you only use the finest ingredients. Yes.
So wala akong alam na pa-relive sa Pinas eh. Kasi even for me, naghahanap nun eh. So I'm sure galing pang Singapore yan. Yes. Okay. So, aside from, siguro for me, no, what can you advise yung mga fellow OFWs regarding business or even regarding life? Siguro base sa experience ko, sa mga pinagdaanan ko, ang hirap talaga andiyan. Eh, hindi naman natin masasabing magtatagumpay tayo agad kung hindi natin susubukan. So, the best thing is mag-try. Mag-try talaga tayo mag-business kasi hindi mo masasabi pag sinubukan mo, andiyan yung tagumpay na gusto mo. Okay. Eh, as OFW, kasi iba talaga ang buhay OFW eh. Ando doon talaga yung hahanapin mo yung kasama mo yung family mo, tsaka iba yung hirap doon. Kasi mahirap talaga as OFW. Yung lang malayo ka sa pamilya mo, mahirap na. Yung pa mag-alaga ka or magtrabaho ka para sa ibang tao, parang mabigat sa dibdib mo, bakit hindi mo gawin sa bayan mo or sa family mo. Kaya yung mga OFW, talaga masasabi mo na modern day heroes, no? Kasi also for me, yung sa Singapore stay ko, I worked there for more than 4 years, but I never, let me say, naka-uwi ng Pasko or New Year sa Pinas. Kasi ang hirap mag-live eh. Imagine, maraming Pinoy sa Singapore. And ang hirap mag-live. So, during Noche Buena or even Medya Noche, ka-Facebook ko or ka-Skype ko ang loved ones ko, mga parents, mga tita, mga tito. Ganun tayong mga Pinas eh. Parang reunion lagi yun pag mga ganun. Ka-FaceTime ko sila, tendency is mas lalo pa nalulungkot. Why? I need to sleep early because I need to wake up. Kasi may work. And New Year sa Singapore is parang normal lang. They don't really celebrate New Year. They celebrate Chinese New Year, but they don't celebrate New Year. So, normal yan na time sa amin. Normal yan sa mga OFW sa Singapore. So, alam namin yung kita. Ano pa ko yung may share sa mga OFWs? Siguro, ano lang, magkaroon lang ng goal. Okay. Goal na, kumaga, i-set mo sa mind mo na kailangan mo mag-work abroad until this year only, or then magkaroon ka ng advanced thinking na I want to do something na pwede kong panghawakan pag umuwi ako. Like, mag-try kayo mag-business talaga. Ah, so, number one kasi, or huwag matakot magkamali. Oo. Ano doon talaga yung time na magkakamali ka, mahihirapan ka, baka masumuko ka pa, pero kailangan mong isipin na ginagawa ko to kasi para rin naman to sa kanya. Yeah. Don't forget to commit mistakes or don't be afraid to commit mistakes. Kasi nga, sabi ko nga kanina, kung hindi dahil sa mga mistakes or failures na yun yung mga ginawa niyong unang business, walang buttons up. Doon kayo natuto eh. Pangalawa is goal. So, you cannot work abroad forever. Okay? Yep. Bago pa lang kayo umalis ng Pinas, isipin niyo na ilang years ka bang mag-work sa abroad? Like for me, sinet ko actually na dapat maximum 6 years. Okay, may goal ka, ililist mo dapat yung target mo. You don't forget the reason why you went abroad. Okay, you don't forget that. Okay, iba kasi, for example, malaki kasi sweldo ng konti, plus you're so free, nakakalimutan na nila yung ano eh, yung the very reason why they decided to work abroad. Okay? So, wag makakalimot. Hindi kayo pwede mag-work habang buhay. Okay? Think of your loved ones. Think of your family. Aside from goal, Ces, ano ba ang next na ma-advise mo sa mga OFWs? Yung determination nila. Kailangan meron silang determination na gawin yung isang bagay. Kasi kung wala yung determination nila, kahit may goal ka dyan, useless lang. Kailangan talaga lahat ng gagawin mo is yung gusto mo, yung alam mong kakayanin mo kahit anong hirap ko. Determination, no? Very important yan. Saka yung actually in the mirror yung story mo is actually very inspiring. Bakit? Imagine, you're sanay ka sa office and then sa Singapore, tawag nga dyan is nilunok yung pride. Nag-work ka as domestic helper for 3 years. Gagawin mo lahat para mabuhay yung family mo. Of course, you're a single mom.
three children. So, ginawa mo lahat yon para mabigyan sila ng magandang future. And yung mga lessons na yun, ano eh, like ako nga nung nalaman ko yung story mo, napawawagad ako, sabi ko, wow, I want to talk to Cess, I want to know her story, no? Na yung mga, maraming mga bagay no, na hindi naman tinuturo sa school, ito yung street smarts eh. You need to talk to financially literate people, you need to talk with entrepreneurs. Of course, at TGFI, we're teaching people to from spenders to become investors, from normal corporate employees to become business or entrepreneurs. Yan yung target namin eh. Even OFWs to just return sa Pinas because there's a lot of opportunities sa Pinas. But of course, you need to invest in yourself muna. Aral muna, no? Aral muna kayo. Kasi ano yan eh, it will save you from disaster. Matututo ka sa ibang tao, malalaman mo yung story nila. And it will save you years. Okay? So, it's very important that you need to invest in education. Okay? Aside from last ng loob, aside from goal, aside from, ano pa yung ma-advise nyo sa mga OFWs? Siguro, lesson yung natutunan sa bottoms up. Sa bottoms up kasi, dyan yung ups and downs namin. Kasi ang hirap eh. Hindi siya ganun kasimple. Hindi siya ganun kadali. Pero andun yung porsigido kaming makuha yung gusto namin. Okay. Right now, nung dami nag-message like, eto si Super, Christopher Villanueva. Hello po, bottoms up. Thank you po for your advice this morning. Christina go, wow. And Dan Wayne from Hong Kong, hello daw po. And ang daming nanonood from Lulu Yoli Santos. That's right. Actually, may mga tanong sila eh. From like, what's the critical point to successful mushroom cultivation? Siguro yung critical, ano ba yung pinaka parang critical point sa, ano ba yung mahirap na point? Ang mahirap sa purong point sa cultivation is hanggat hindi ka challenges. Na, hanggat hindi ka nakakabuhay ng isang binhi. Okay. Hanggat hindi mo natutunan makapagpabuhay ng binhi, ando dun yung talagang critical na hindi mo masasabi na tagumpay ka. So, tsaka, kasi pag may nabuhay ka, dun, okay siya. Okay. Natutunan mo yung natutunan mo, nai-apply mo siya. Kasi ano siya eh, very limited knowledge about sa mushroom. Pero, ang alam ko kasi ang mushroom is dapat very, kumbaga, malinis, no? Oo. Kasi konting... Maselan siya. Maselan siya eh. Kasi pag may konting dumi, mamatay na yung... Yung nga lang sa AR na medyo may amoy na smoke or any na nasusunog. Medyo ano na siya. Siya sa mga lice, sa mga insects na lumilipad-lipad. Medyo... Okay. So, gaano katagal normal yan pag... bago mamuha ang fruiting bags. Meron kasi ang procedure kasi sa ganyan is yung cycle. From fresh mushroom, meron siyang step 1, step 2, up to the magbubunga uli, then another cycle na naman siya. Siguro kung susumayin ko yung from step 1, dalawang buwan siguro yung paghintay mo, and then 2 months from, okay. Kasi common yung from magkawa kami ng 2 days, 14 to 21 days. And then after that, another step, which is 14 to 21 days. Oh, so may mga sinusunod siya. Even yung temperature ba ng fruiting bags, need to maintain it. Okay. By the way, mga ka-TGFI, no, if you have any questions, ask lang in sa chat box. Okay? We'll try to answer all your questions. Or kung hindi man, what we're gonna do is we're going to send the questions, of course, to Cess. And Cess will be giving us the answers and post it to you guys. Okay? So feel free to ask questions to Cess right now. From Ed for Laura, inspiring watching nasa Macau siya right now. Okay? So, for OFWs, can you advise them na, like, ano yung ma-advise mo in terms of mushroom? Mag-business ba sila? Or, kasi ano yan eh, a mushroom is not for everyone. Like, if you're doing something, you need to really like what you're doing. So, mushroom is not for everyone. What can you advise OFWs or people watching us right now? Siguro sa mga kapwa ko OFW, sa lahat ng gusto mag-negosyo, especially pero sa mga OFW kasi para makauwi na sila, kung magbabala kayo mag-business, make sure na yun yung gusto nyo at kakayanin nyo. Okay. In terms of mushroom,
Maka-addict naman kayo sa mushroom kasi nakaka-addict siya pag once na natutunan mo siya. Do maselan siya, do medyo may kahirapan, pero pag nakita mo siyang bumunga, doon yung excitement mo na, ito pala, nagawa ko, kaya ko nagawa ko. Magagawa niyo, iba. In terms of capital, sobrang bang mataas ang capital requirements for a mushroom farm? Siguro ba, kung ikaw is magbubuo ng talagang bago, na, kasi sa growing house lang, medyo, medyo may kalakihan na. Pero ang paggamit kasi nung pwede kang gumamit ng mga raw materials. Okay. So, kung talagang ang purpose mo is matutunan mo lang is mag-start ka sa maliit, pwede nyo yung pote-otay, yung mga raw materials. Pero kung talagang gagawa ka ng mass production, yun, talagang kailangan maglabas ng kapital. Okay. Sa amin, in terms sa amin, we started in the small one kasi hindi naman kami... In the future, mag-aaral na yung training, bottoms-up training. We'll be teaching people who wants to have a mushroom farm. Goal namin. Isa yung sa mga goal namin para makapag-share ng natutunan namin. From Cabana Tuarez Jesse, congrats ate for your success. Really deserve it. Friend mo yata to ate yo. God bless you more in your business. Cheers. Watching here, Pinoy is by Singapore. I think friend mo siya, Ses. They're all watching right now. Tapos na ba mag-dilig? I don't know kung ano yung pag-dilig. Sa aming fruiting bags. So, dinidiligan siya? Oo, kasi kailangan mo siyang diligan for a day, twice, at least twice. Okay. One in the morning, one in the evening. Pero depende sa temperature ng area mo. So may thermometer niya, then mayroon talagang someone na staff kayo. Ito yung maganda sa business. Eh sa business, of course, nakapagbigay, you create jobs to people. So nag-hire din kayo ng mga tao. And then, of course, pinapasyaldo niya sila. Yun yung maganda eh. You're helping people, no? So, ilan ba yung normaling tao na kailangan sa farm ng mushroom? Ilan yung kailangan nyo i-hire? Kasi sa ngayon, family kami muna. Like, I have my cousin there. Siya kasama namin. Ay. Eh, yung mga gamit for mushroom. Maybe, kaya rin gito rin dito. Okay lang. Ayan. So, hi to Will Malapus and Abby. Hi. Asa Lorby Petancho. Inspiring story. Thank you for watching. And I suggest you can share this Facebook Live to your family and to your friends. Share nyo sa wall nyo, sa Facebook nyo. Okay, I'm sure you'll be able to help a lot of people. Okay? So, okay. Ito na yung mga mushroom. Wow, ang ganda ng packaging. Look at this. Okay? Oyster mushroom. Alam mo, actually, says mahilig kasi ko sa mushroom. Hindi ko actually na-share sa'yo na even nung naka-Singapore ako, hindi ako actually, even pag mag-grocery ko, never nawala ang mushroom sa list ko. Oyster mushroom, shiitake, even yung mga mushroom na brown buttons. Lagi ako may mushroom sa grocery ko kasi mahilig ako sa mushroom eh. So, wow. Something na, I'm sure, mga ilang months from na magiging available lang sa supermarket to eh. Tingnan nyo yung packaging, di ba? Yung cleanliness, yung ang gandang tignan niya. So, nga, Ses, explain mo nga sa amin kung ano to. Ano ba tong nasa plastic na yan? Bali, ito yung tinatawag namin fruiting bag. From here, dito bumubunga yung mga mushroom na fresh. So, bali, ginagawa namin. Ginagawa niyo mismo? Kayo mismo gumagawa niya? Okay. Dupa ba yan? Sodas. Sodas. So, yung sa kahoy na pinaglagalian? Puso. Ah, okay. Meron siyang mixture. Pero again, it's very sensitive kasi ang ano niya eh, ang paggawa niya, yun yung pagkakaalam ko, hindi siya pwedeng madumihan. Hindi siya pwedeng makontaminate kasi masisira siya pag na-contaminate. Once na-contaminate, sira na siya. Sira na siya. So, one day, pinagawa niya yun. Hindi, sa paggawa naman, wala problema kasi pinapasturize ang manamin sila na. So, may process talaga. Oh, pwede mo sa amin bigay yung, siguro, maikli lang. At least, konting idea. Kung paano siya ginagawa? From the start? Oo. Maikli lang. From the start, from fresh mushroom, gagawa kami ng PDA na merong agar na... Agar. Yung agar yun is a mixture. Kusan, doon nilalagay yung fresh na
para magkaroon ng binhi. Then from PDA, gagawa kami ng subculture na tinatawag namin spawn. Okay. Yun yung pinaka bits na tinatanim namin dito sa protein bank. Okay. Then from here, pag tinanim namin dito, magwi-wait kami ng for a month na mag-colonize siya. Ito, colonize na siya. So, anytime... Actually, ano yung mga white-white? Ano ba yung mga mushroom? Yan yung mga mycelium. Okay. Yung mycelium na yan yung gumagapang para lumabas na magiging fresh mushroom. Okay. Tapos nakita ko nga may moisture siya eh. So, is it because you need to make sure na moist yung para, ito, kasi pag-dry kasi siya, hindi makakalabas yung okay. Hindi siya magbubunga. So, kailangan maintain mo yung hindi siya basang-basa, at least basa siya na. And ang target niya is 8,000 fruiting bags. Napakarami nung ilang kilos ang kaya niya produce per day. Eh, kasi kung talagang magagawa kami ng mga processed food, tsaka magbibenta ng mga fresh mushroom, kailangan talaga namin ng maraming fruiting bags. By the way, napakasarap nito ah. Alam mo, nung natikman ko siya, parang lalo itong curry beef natutawa ako kasi kasi gusto ko siya sa Singapore. Yung lasa niya is authentic. Authentic talaga. Okay, napakasarap. Meron kayong research and development? Paano kayo nakapag-put up ng mga products like this? Wala. Bali, ano lang. Kami-kami lang din. Papalitan kami ng mga ideas. Try and error. Pagka mong makuha. Okay. Pag hindi, try ulit. Grabe yan. Very crispy. Very crispy siya. So, how can people contact you pala? Maybe it's Facebook, mayroong Facebook yung si Mark Button sa mismo. May page. Okay. Siya sa page. Meron siya. Then, pwede rin sa akin, kaya sa sister ko, then okay. Sa pag-check. Maybe guys, you can all go to their Facebook page. Look for Buttons Up Marilao. Okay, may contact number dyan. If for example, you'd like to order fresh mushroom, or you can try their, this one is salted egg. Mushroom crackers, and you also have chocolate, diba? Choco shroom. So, I suggest no, na umorder kayo. Napakasarap. Pa-order na ganda ko. Napakasarap niya. And, paano yung order? Saan ba yung pinaka-farm niyo? Sa Marilao. Marilao? Okay. But, of course, nag-deliver naman kayo, diba? Mm. Okay. And you also have a place in Parikina? O, dalawa na siya. Hindi, bali kasi yung si Ate Shea, okay. Sa Marikina siya. So, meron kaming, pag gumagawa kami ng isang gato, si Marikina, siya yung charge. So, may wago sa Marikina. Tapos, pag meron kaming bagging, then nagkukumain kami dalawa, para matagawa kami. By the way, yung fresh mushroom, normally, gano'n siyang katagal? It lasts for 3 days. Kailangan pa nasa left siya lagi? Sa veggies area. Anyways, pag order kayo na to, I'm very sure hindi aabot na 3 days. Kasi sa akin, yun nga yung sinasabi namin lagi. Pag sinasabi namin na good for 3 days lang siya, hindi mamera, luto na yan. Bukas, luto na namin. Napakasarap niya, di ba? Sa pasta, even for soup, you fry it. Lagyan mo siya ng butter. Oyster sauce lang. Oyster sauce. Garlic. Napakasarap niya. And of course, it's very healthy. Okay. Ayan, no? Kasi may alternative siya. Ang ganda ng packaging niyo eh. Nakalagay pa, nutrition facts, good source of vitamin B2, B3, B5, copper, selenium, potassium, protein, phosphorus. Ano ba yung mga, ba't kayo nahilig sa mushroom? Ano yung, aside from health benefits, ano yung nagustuhan niyo sa kanya? Ano siya, yung production niya, makakatulong kami sa mga kapitbahay namin o mga kakilala namin na pwedeng tumulong-tulong kahit paano. Kasi ano siya, pwede siyang gawin sa bahay lang. Okay. So, hindi mo kailangan magkaroon ng malaking lupa or malaking, what you say, talagang kailangan mo nang mag-hire ng maraming tao para lang gawin to. Kahit kayo-kayo lang sa parto, kahit sa lumang garahe, mga ganon, pwede gawin siya. Grabe, Cesa, sorry ah. Kailangan lang i-interrupt. Pero right now, ang napakaraming viewers. Napakaraming viewers sa Facebook Live natin. And pag nag-Facebook Live ang TGFI, thousands actually ang nanonood dito. Thousands.
nakaka-inspire kasi yung story mo eh. Marami mag-share nito. Actually, right now, they're sharing it already. So, may nagtanong, no, from Mel Arceo Manulat, ano po required temperature ng mushroom? Ang required temperature niya, kailangan between 22 to 24. Hindi siya tataas. Kasi pag medyo mainit, magda-dry. Wow! Ganun siyang kasensitive. Dapat between 22 to 24 lang. Pwede hanggang 26, basta as long na kaya mo yung monitor yung pagbibili. So talagang, ano eh, ang mushroom pala, parang talagang nag-aalaga. Sobrang focus ka talaga. Mag-focus ka. Hindi siya yung tipong ano eh, kailangan mag-hear ng tao kasi hindi siya yung pwedeng, oh, may party mamaya. Biyahan mo siya. Pagbalik mo, makapatay na. Ganun ba siya? Hindi lang siya sa mga matay, magda-dry. And then, pag once na nag-dry siya, naiwanan mo, pati sa loob niya, may hirapan na makalabas. So another, kailangan mo ngayon. Magkaroon siya ng way na makalabas. May nangingin ng sample. Slow ni Billiones. Mm-hmm. Ma'am, saan ba makakabili ng products ninyo? Taga Valenzuela City po ako. From Dan Wayne, Soreta, Cortero. Paano siya maka-order? Kasi gusto na lang talaga maka-order sa inyo eh. Pwede siyang mag-add ang message. Okay, button sa up. Message button sa app sa Facebook page. Okay. And from there, pwede na kayong umorder ng mushroom freshman o yung products. Pero alam mo, grabe talaga to ha. Very, very addict. Hindi ka matigilan siya. Napakasarap niya. From Prince Febby, dream ko yung magkaroon ng ganyang business. Alam mo, Prince Febby, ano eh. I'm happy na gusto mo mag-business ng mushroom. If for me ha, my advice ko is try it. Okay, try it. Take action. Kasi kung hindi ka mag-take ng action, ano siya eh, hanggang marami kang mga what if question sa sarili mo. So, I'm sure you can do it, especially right now, na watch mo yung Facebook Live right now, you're inspired na process, okay? We need to think na if kaya niya, kaya na rin, okay? And if you need help, ask sis, ask bottoms up, message lang, okay? And they're very, ano naman eh, very actually, kasi since alam niyo yung hardships ng OFW, mahilig siya mag-share. Parang si Floyd, sharing, giving back to the community. Okay? Dennis Mangawang, good job and congrats. God bless. Nakagutom nga daw. Sis, sabi ni Dan Wayne. Video po ng Mushroom Production, saan po available? Mayat, Lanting Pagkaliwagan. Ano kasi eh, sila Ses, they actually right now don't have any video because yung mismong farm nila nasa Bulacan. Okay, they actually do it from sa simula nung paggawa nitong fruiting bag, sila gumagawa, hindi nila ito binibili somewhere. Sila mismo gumagawa niyan. From yung kusot, I think yung raw materials is kusot, diba? And then you mix it with something and then, ayan, sila talaga yung, even yung naghahalo, sila yung gumagawa. Yun. So sila mismo ang gumagawa ng fruiting bag na to or tawag pa itong binhi din? Is it binhi? Tawag ba binhi sa kanya? Pinaka-binhi siya. So fruiting, sa din, pero we can, fruiting bag. They call it fruiting bag? Sila mismo yung gumagawa niya to. Sila mismo yung gumagawa niya. Okay? And also for people who actually wants to learn about mushroom, okay? We actually have a webinar in TGFI and you can watch it on demand. The advantage for us is you can watch it anytime. For OFWs, pwede mo siyang i-watch eh, kahit kailan ka free. Okay? And the good thing about WCAD is if you buy the WCAD for 4,999, that's almost 5,000 pesos, we have 50 modules. Okay? 50 modules, imagine 4,999. For 50 modules, lumalabas na around 99 pesos lang per episode. Okay, per webinar, I mean, per module. Ganun siyang kamura, okay? And you'll be able to learn how to do mushroom farming, okay? So subscribe to WCAD, go to wcad.co, and get the course now, okay? Mag-subscribe kayo, okay? If you need the link pa, for example, for a specific module, just type it in the chat box and we'll be able to assist you. Okay? Kami mismo mag-reply sa'yo. Even ako or even ang production team ng TGFI will be able to assist you. Okay?
Ano pa yung ma-advise mo no, for people? For people who wants to be an entrepreneur like you? Siguro, message mo for OFW, message mo for domestic helpers. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Paano magiging katulad mong full-time, big-time, mushroom entrepreneur? Siguro, ang may advice ko sa kanila, kasi hindi ganun kadali mag-umili ng Pinas kung hindi ka mo siguradong kayang suportahan ng pamilya mo. So, ang pinaka-the best thing siguro is yung dedication, determination, tsaka yung goal na kailangan mo. Gusto mo ito pa rin. Yun lang eh, kasi pag meron ka nun, kahit anong hirap, kaya mong harapin. Tsaka yung willingness mo sa isang bagay na gagawin mo. Okay. Okay. For OFWs nun, ako kasi, ang ma-advise ko dyan is, lahat actually tama, kasi by experience, so yung ating wisdom ni Cecille na tinuturo sa atin is very important. If, for example, you're an OFW and you want to have your own business, make sure na mag-prepare muna kayo. Okay? Have a journal and list your goals. And of course, you have to have an emergency fund. Ito yung tinuturo namin sa mga ka-TGFI. It's okay na malakas ang loob kasi malakas din ang loob ko. I jump instantly. Pero, I'm preparing no, yung emergency funds ko, especially since pag nawalan, for example, ako ng income, ano yung bubuhay sa sarili ko or sa, for example, sa mga OFWs like ni Cez na may children, 3 children, hindi mga family niya, for example, lalo na sa mga breadwinners, you have to have an emergency fund. Kaya financial literacy, mga TGFI, is really very important. Ito yung something na actually dapat yung pinag-aaralan eh. Okay, non-stop ang education. Okay, hindi lang natatapos ang education sa school. Continuous ang learning dapat ng tao. Hindi siya nag-stop sa school. Okay? So, any last message sa mga ka-TGFI natin na watching right now? Siguro, ano lang, huwag matakot. Okay. Sumubok. Huwag matakot at sumubok at huwag susuko. Kasi sumuko, talaga na. Pagpanghina ng loob, no? Tsaka kapit lang. Kapit lang. And maybe you can promote bottoms up? Yes. Kasi I heard DTI, may event kayo last time, kinunta kayo ng mga government. Department of Agriculture. Department of Agriculture actually contacted bottoms up. Meron kayong event? Meron kami na partnership? Seminar na organize lang seminar. Then, nag-update kami para more knowledge na may apply namin sa mature. And even yung products nyo, na-feature sa mga right now, before sa malls, is it? Sa malls ba? Meron kaming sinamahan na parang bazaar or mga trade. Is this a mega mall last time? Hindi. So, yun sa mga namin mga co-growers din. Okay. To Sir John sa Global City. So, the fourth, Global City. So, na-feature. Kinontak sila ng Department of Agriculture to feature their, of course, na napakasarap na product. Nauubos ko na. Ang sarap-sarap niya. Ayan. So, okay. May nasabihin ka pa sa mga nanonood right now ng mga OFWs, mga ka-TGFI, mga Pinoys out there for bottoms up. You can, aside from Facebook page, okay, pwede ka mag-message doon or message us. Any phone number, any email address na gusto mong i-share sa mga viewers right now? Bali yung phone number namin, makikita nila sa page. Okay. Pati yung location ng farm namin. Okay. You can just send us message. We'll reply to you. Pwede ka magpunta ng farm nyo, kakain lang ako ng kakain. Pwede naman. Basta ba advice mo kami para pagandangan namin. Okay. Pwede na bumunta. So punta agad tayo, kinabukasan mga ka-TGFI. So ayan mga ka-TGFI. I'm sure na a lot of you are actually inspired from Cess. Okay, they want to order na. Okay, they want to order na yung mushroom nyo. And regarding sa link ng webinar namin, if you want to learn how to do mushroom farming, we already posted it. Okay, sa chat box. So look for Mushroom Million Step Guide, Booming Mushroom Industry. Yun yung link na pinost namin siya.
So look for that link na lang, okay? And congrats daw. If there's a will, there's a way po talaga from Andrea Maxwell Persilia. Kilala mo siya. Okay. So everyone, I'd like to again invite people to check WICAT. Again, we have 50 modules right now, and we do webinars twice a month. Ang price ng WICAT right now, if you want to be a member, is actually $4,999. If 50 modules right now, lumalabas na 100 pesos lang mga TGFI per module. And it's increasing pa. Okay, you can watch the modules unlimited for a year. And again, 2 webinars ang ginagawa namin per month. Matututo ka ng stock market, matututo ka ng mushroom, matututo ka how to earn dollars working from home, a specialization ko. And even mga insurances, mga pooled funds, right mindset, even psychological na stuff na makatulong sa inyo on how to be successful, you can learn everything sa WICAT. Okay? So, message me, message us, and register na sa WICAT. Magandang gabi kayo mga TGFI, and thank you for watching today's FB Live. Thank you.